Yeah, rel. Dito tayo ng rubber link stopper dito sa JRL. Tingil tayo dito. Naka-open mo lang? Kanina pa naman, kaso ito bro, meron ka nito? Meron. Bila ko isa. Salamat bro. Ito na yung nabili natin. Mayroon din pala ako ng ano, sip tie. Ayun, diretso na tayo ng on the dog one son. Papatulong na tayo pagkakabit, syempre. Madali siya ikabit, madaling baklasin. Problema yung pagbabalik ng engine hanger. Mahirap pag wala kang katulong. Ang hirap yung line. Napakahirap. Nagawa ko na yung kay Bit dati. Yung sa ano, rubber link stopper. Kaya pala ako magpapalit niyan. Actually, pwede naman hindi ko papalitan kasi 13,000 pa lang naman tinakbo. Pero nararamdaman ko na kasi na ano, na mag-iwang na siya. O parang medyo nahugot ng konti yung rubber link stopper ni Click. Ramdam ko eh, parang gumigiwang eh. Tapos kapag kaya mga konting lubak, parang medyo maano yung bagsak niya. Medyo malakas yung bagsak. So unlike dati, nung bago to, hindi naman ganun. Kaya naisip ko, ah, baka ano na to, lumuwag na. So nung nakaraan, sinilip ko siya. Sinilip ko yung engine hanger. Yung rubber link stopper medyo naka-atras na eh. Kaya naisip ko na palitan ko na lang din para bago. Mura lang naman yun, 160. Pagka sa Shopee, mas mura niya mabibili. Pero hindi na mo siya Shopee kasi makakabili naman dito. Medyo mahal nga lang ng konti, pero okay lang. At least, sureball na legit dun. JRL man o, motor parts. Puro mga genuine parts ang binibenta dun eh. Yan, punta tayo ng Guanson, tapos patulong tayo pagkakabit ng rubber link stopper. Tayo sa Guanson, pero hintayin muna natin, marami pang ginagawa eh. Waiting, pakita ko muna sa inyo yung ADB, may ADB dito eh. Ayan o, ADB 160. Hindi, okay lang to. Pakita ko lang. Lapad eh. Papakita ko sa vlog. Mas mababa na siya. Unlike dati, mas mataas. Meron pang black dito eh. Yan, black. Pagkano, order na lang kami, no? Kulay puti. Si Christian na lang ba? Hindi. Eh, saka na. Pagkano na. Mataas pa din man ngayon eh. Konti pa, no? Dami ato nakapila ngayon. Oo. 20. Dami, no? Ayan, no? ADB. Ganda, no? Ayan tayong kabot ko. Bro, okay lang. Katestingin ko lang. Hindi, alam ko saan. Tanayin ko lang. Bapak.
iba po ba ang point, sir? Sir, balik natin lang. Ano? Mababa lang si tight niya, abot na abot ko. Parang ano lang, mataas lang ng 1K sa click. Nice na nice pala itong IDB. Ah, gagawin na ni Christian. Bro, shout out bro. Shout out bro. Shout out. Ay, si Gani ha, sa likod. Baklasin muna. Bakit ako na lang yung mga babaklasin? Yan, tanggal yung shock, no? Oo. Para masuma na yung madaling airline. Tsaka yung, ano yan, tawag dyan? Underside cover. Pati yung ilalim, natanggalin, bro, no? Yung kabila, pwede mo na i-access, eh, no? Oo, ito lang. Ito. Yan, para ibababa lang. Ito. Bangka yata tawag dyan, no? Bangka. Sundin yung clip para matanggal yung underside cover. Clip lang. Outside. Outside. Diba, nakaklip. Yan. Yun, tanggal na. Tanggal na underside cover. Tornilyo. Yan lang yung naarangan, no? Lang. Yung kaliwa yun, gawaba lang na gano'n. Inaalisin nyo yung ilalim. Yan lang. Ref, let's do this. Kontra. Oh. Ito yung tatanggalin. Ito. Sa ito. Yung dalawang yan. Pakontrahin. Yan pati yung throttle at reverse cable para hindi mahihila. Nakadali i-align, no? Nalitan ko yan, eh. Parang na-lost track yung isa. Oo. Yan. 14. Mahirap yan pag mag-isa eh. Ahala ko nang ginawa ko yung kay Beat, wala niya. Nahirap na ako eh. Madali siyang baklasin yung pagbabalik. Ang hirap yung line. Oo, yun ang mayroon yung line. Pagka wala kang katulong, no? Okay.
kontra. Kakalsuhan, no? Tapos fly. Kalso. Yun, ang gano'n. Nakailangan may kalso din sa ilalim. Para hindi mauhulog. Hindi may kalso sa ilalim. Siyak. Okay, kapit na, kapit. Ilayin na lang. Hindi, pababa na natin, pre. Ha? Jelly beans. Buti lang. Mas itong matang patas. Malahin, para sigurado. Kapit, okay na yan. Okay. Lugos na lang. Pwas yan. Okay? Okay. Bunot. Tigas. Kurioso. Dapat pala ini-spray ako ng WD-40, no? Kaya na, bukak. Nandito migas. Hindi nga kuha yung pitito, pre. Pre, bubaw mo ng diretso. Para ano? Nasiglaro. Tuloy yan na. Nagbaw mo na. Nakasok yan. Nag-dry na eh, na. Ha, pwede nyo rin nilinisan yan. Nilinisan yan? Nilinisan yan. Grasa. Yan. Medyo makalawang. Ito isa, hindi eh. Ito mas maaba eh, nasa unahan. Mas maiksi isa. 14, 17. Ayan. Lumuwag na. Lagi kami nabiyay ng Bulacan eh. Gawa ka tanon. Ito. Ayan. Medyo laspag na. No? Depende siguro sa gagamit nyo. Kasi kami lagi may nabiyahan ng Bulacan eh. Mas madaling na lumuwa. Matras to eh. Kaya naalas pag yan. Ito ipapalit natin. Ayan yung codes. Nalagay ko rin sa description yan. Tapos zip tie para ano. Hindi na siya mahuhugot dito. Hindi natin yan ang zip tie dito. Sip tayo. Nakakabit na ni Christian yung ano. Bago. Tapos pag na talaga isa, medyo upod na yung ibabaw eh. Sip tayo. Ito kung gano'ng mahigpit. Sakto lang. Oo, ganyan lang. Pag inigpitan natin kung may ragpasok. Gano'n. Lumalaban siya. Hindi kaya mahugot pag ano. Hindi. Ilayin natin. Kasi pag ito sa ano, nipitan namin. Oo. Kumukontra. Ah, kailangan ipapasok muna. Okay. Ah, yun pala technique. Ginawa ko dati, nipitan ko agad eh. Kaya baka kaya ako nahirapan, no? Kumukontra. Oo. Pagka naipasok na, saka lang siya iigpitan. Tama nga. Para humulma, no? Oo. Tama, gets ka na. Dati kasi tangin na, pinahigpit-higpit namin. Hirap ipato. Parang ano eh, no? Bumuka eh, no? Nakabuka. Kailangan pahuhulmahin muna. Yan. Yan, may konting ano. Space. Ayan, space. No? Kasi pag sobrang tigas na, mag-ano na, mahirap pa. Oo. Parang na lumalaban na. Papasok muna ng maluwag. Kasi pag nakapasok na sa higpitan,
Oh, tama. Try na kami po tayo. Eh, ba't wala? Ayaw ko maso. Ah, ito pa rin. Di pala pwedeng sagad-agad ang ano-ano. Oh, pre. Let's do. Yan na. Pabalik na. Ito, nilinisan ni Christian yung ano, mga chop. May grasa. Kakabit yan. Nilinisan tapos ginarasahan. Yung malinis, ano kaya? Ano nga? Eh, sa likod na lang. Yan yung mahaba. Shoot. Yun. Ayun ang pinakamahirap gawin dyan. Pag-align. Ayos na. Babalik na lang yung ano, mga tornilyo. Okay na yan. Ay, tsaka yung ano, higpitan na lang. Sip tie. Yung cable tie pala. Ilay mo. Pamigpit, cable tie. Pero yung sa... Eh, ikbita na lang. Okay na yan. Bro, na bro? Yun, ayos na, nakabit na. Ang ating rubber link stopper. Yeah, salamat kay Christian, kay Gani, tsaka kay Mark. Yeah, silang tatlo yun, nagtulong-tulong. Taga-video lang ako kanina eh. Mayroon kasi talagang i-align yun, kita nyo naman eh. Pwede nyo gawin yun kung ano. Meron kayong mahihinga ng tulong. Eh, ako wala eh. Si OBR lang ang kasama ko sa bahay. Mahirapan din pag dalawa lang kami. Yung kanila, tatlo na sila kanina eh. Nag-align. Mahirap ko siya talaga i-align. Yeah, pero yun yung ano, yun yung rubber link stopper. Yun yung pag naramdaman nyo na parang gumigewang. Yeah, wala na oh. Wala nang gewang. Parang sumasayaw. Tapos yung pag may konting lubak, parang lakas ng ano, ng lagapak. Naano kasi yun talaga, nalalaspag yun. Depende sa dinadaanan nyo. Kami nga kasi ni OBR, lagi kami napunta ng Bulacan. So kung napapadaan kayo sa Bulacan, malamang alam nyo na ano dun. Mga rough road dun. Sira-sira yung kalsada. Kaya yun, syempre, naalog na naalog, kaya nalalaspag siya. Kaya nung naramdaman ko na gumigewang na, yan na, naisipan ko na paayos ko na tapos, palitan na tapos ano, lagyan ng zip tie. Para hindi siya mahuhugot. Malilesen yung chance na madali siya mahugot. Ganda na niya sa ano, sa high speed. Siya talaga ang gewang. Yung talaga yung naramdaman ko nun eh, gumigewang na talaga siya. Pero testingan pa natin dito. Sobrang stable na ulit. Engine bushing niya okay pa. Yung engine bushing naman papalitan niya yan kapag ano na siya, tawag dito. Kapag may crack na. Kita niyo naman 'yun eh pag may crack siya. Ito wala pang crack, okay na okay pa yung engine bushing. Yeah, may vlog din ako no kay Beat kung paano bang palit nun. Actually 'yun yung vlog ko noon dati kay Honda Beat. Yung rubber link stopper ako na lang ang gumawa kasi ang hirap talaga. Kasi masyado siya mahirap pag mag-isa ka.
mahirapan kang gawin. Kailangan talaga may katulong. Kaya nagpatulong na ako doon sa kasa. Kila Christian. Ako ang dadawag once. So, yan, mga tropa yan eh. Testingin natin. High speed. Pagas tayo mamaya doon. Ikot na lang ako. Hindi naman ang papagas. Nakalimutan ko eh. Na, pero testingin natin kung may gewang pa. Wala na. Ramdam ko yun eh, yung gewang eh. Wala na siyang gewang oh. Mas stable na siya ngayon. Ayos. Wala, walang gewang. Takbo tayo na mabilis. Wala siyang gewang. Tama na. Ayos na. Salamat ulit sa Honda Dog Wanson, kila Christian. Yung kay Christian, kay Gani, tsaka kay Mark. Baka solid na mga tropa niya mga yan. Ganda nung ADB, no? Kailan kaya kami makakabili nun? Kanya inaantay namin yung OBR eh. Sa dumating. Dapat yung bibili namin kasi dati. ADB 150. O kaya lang, naisip ko nun, baka ilabas yung ADB 160. Kaya ngayon, nilabas na. Kasi nung mga time na yon, na bago kami bumili ng click, kasi medyo naluluma na si Honda Beat eh. Kaya naisip namin yung OBR na upgrade kami, na pang long ride. Ayun nga, lumabas yung PCX 160, naisip namin. Baka ilabas yung ADB 160, wag muna tayong bumili ng ano. Na wag na muna mag-upgrade ng ADB 150. Kasi sayang eh, mamaya ilabas yung 160. Kaya ito yung binili namin, click. Ito si Click, gamit na gamit din naman namin to sa long ride. Dami na long ride na narating ko si Click eh. Kaya nakabuelo-buelo, siguro makakuha na tayo ng ADB 160. Talaga yung gusto naming motor eh. Pang long ride na malalayo na talaga. Tipong mga 400 kilometers, gano'n, layo. Yung pupunta pa lang 400 kilometers. Tapos ang hangin niya yun. U-turn out dito. Sa kabila na lang. Naka-stable talaga siya oh. Wala nang gewang. Na U-turn tayo dito. Tapos pagas. Stable siya. Wala na siyang gewang. Napatay yun sa mga medyo rough road na ganyan. Hindi na siya ganong katagtag. Oh, hindi na siya bumabagsak ng malakas. Ayos. Pagas muna ako. Okay bro. Yun oh, full tank na ulit. Full tank. Kakalagay ko lang kanina nung ano eh. Nung carbon cleaner. Nangayon lang ako nakapagpagas. Ano, okay na. Yung mga link ng mga ginamit o yung rubber link stopper, lagay ko sa description. Pwede kayo maka-order niya sa Shopee eh. O pwede rin, hanap kayo sa mga kasa. Usually meron sa mga kasa. Ano, hindi na siya masyadong makakaldag. Mga medyo uneven na kalsada. At sige na dito sa may tulay. May ano, bridge. Wala na siyang kaldag eh. Tsaka wala talaga yung gewang niya. Ayos na. Wala
sana, hindi na nagewang. Ayan pala yun. Ayan naman talaga yun, pag naramdaman niya na nagewang-gewang. Wala na oh. Dito, testing nandito. Wala na. Sigmanda na yung talbog niya. Hindi ko naramdam yung talbog ng ano, mga lubak. Ayos na. Pwede mga tabusin yung vlog. O yung mga link, lalagay ko na lang sa description. Pwede yung mga tools. Flyman yung mga ginagamit kong tools eh. Yung, kung gusto nyo bumili ng tools, lagay ko yun sa description. Alright mga bro, ride safe.